At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Matulis sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Bibang, alam mo kapag ikaw ang kaulayaw ka, parang ayaw ko nang umalis. Ako rin, Kap. Maligayang maligaya ako kapag ikaw ang kaulayaw ko. Kung panaginip man ito, ayaw ko nang magising kahit ako'y bangungutin. Kaya lang, parang galit sa akin si Veronica. Nakaw, hayaan mo na yan. Pinagsawaan ko na siya eh. Ang ibig kong sabihin eh, may asawa na siya. Alam mo, naaasiwa ako kapag nandun ako sa barangay hall. Biruin mo, panay ang irap sa akin. Para bang may nagawa akong napakalaking kasalanan sa kanya. Nakaw, huwag mo nang ang kwan. Huwag mo nang pansinin yan. Ang mabuti pa. Isa pang round tayo. Ay naku, nakatatlo na tayo. Pagod na ako. Humihirit ka pa. Ang tibay mo talaga, Kap. Alam mo, isa yan sa hinahangaan ko sa'yo eh. sige, para wala kang masabi, pagbibigyan kita. Isang round pa. Isang round pa. Sige. Ikaw? Boy! Bakit bigla ka nalang pumasok dito? Isarado mo na yan, isarado mo. Umalis ka na dito. Dito nagtatrabaho si Boy kasi. Kinuha ni Darwina na utusan namin dito. Pero hindi siya natutulog dito. Ganun ba? Oo. Boy, wala kaming masamang ginagawa ni Bibang ha. Nagpapamasahi lang ako sa kanya. Oh, boy! Minasahi ko lang si Kap dahil pagod na pagod siya. Sige lang, Aling Bibang. Masahihin nyo lang si Kapitan. Sige, oo. Kwan. Boy. Kwan, tapos na niya akong minasahi. Salamat, Bibang, ha. Ang galing mo talagang magmasahi, Bibang. Sa susunod na araw ulit, ha. Sige, Kap. Pumunta ka lang dito kahit anong oras. Mamasahiin kita. Kap, magaling din akong magmasahi. Kung hindi maharap ni Aling Bibang, ako na ang tawagin mo. Oo, boy. Sige, boy. Umalis ka na. Dahil may isang round pa kaming gagawin ni Bibang. Ang ibig kong sabihin eh, may pag-uusapan pa kami. Sige na. Sige na, boy. Umalis ka muna. Mamaya ka na lang bumalik, ha? Sige na, umalis ka na. Medyo matagal na rin hindi ako nakakalabas ng bahay. Napakalaking kahihiyan yung nangyari sa amin ni Paring Adong. Pero kailangan matakpan yon sa isipan ng mga tao. Hindi ako papayag. Sa darating na barangay eleksyon si Karyong pa rin ang mananalo. Umanda ka, Karyong. Dahil sa darating na barangay eleksyon, hindi na kita bibigyan ng puwang para talunin mo pa ako. Ba, sino kaya itong kumakatok? Kung kailan naalis na ako, saka naman pumunta rito. Sandali lang, nariyan na! Kuko, mabuti naman na nandito ka, pare. Pero parang may lakad ka yata. Sana, pero dumating ka eh. Halika, pare, pumasok ka. Kwan, hindi na, pare. May pupuntahan ka pala eh, kaya paalis ka na.
At sa ibang araw na lang kita babalikan na, pare. Ano? Eh, huwag kang yung ganyan, pare. Eh, pinapasok na kita. Ayaw mo pa. Susuntukin kita dyan eh. Pasok na! Hindi ba nakakaya, ah? Pare? May lakad ka yata eh. Anong nakakaya na sinasabi mo dyan? Oo, may lakad ako, pero dumating ka. Kaya, hindi muna ako pupunta sa lakad ko. Bakit? Ano bang atin, pare, ha? Hindi mo pa ako pinapapasok eh. Papasukin mo muna ako, ha, pare. Ha? Ay, oo nga pala. Sige, pumasok ka, pare. Salamat, pare. Naupo ka. Pero ingatan mong magasgas yung bagong upuan ko. Baka magasgasan yan. Oo, pare. Diyan. Diyan ka, pare. Bago na naman itong upuan mo, pare. Nasaan yung mga dati? Ay, nako. Ipinamigay ko na sa kapitbahay, pare. May luma na. Kaya bumili lang ako ng bago. Oh, ano bang atin, pare? Bakit ka nagpunta rito sa bahay, ha? Pare, gusto ko lang i-share sa iyo yung mga naririnig ko tungkol kay Kapitan, ha? Ha? May issue na naman sa kanya? Ano ba yan, pare? Ha? Sabihin mo! Ang mabuti pa, pare, makinig ka at ikikwento ko sa iyo ang narinig kong issue tungkol sa kanya. Makinig ka, pare. Nakakainis talaga. Nakakainis! Oh, Veronica! Ano bang problema mo? Kanina pa kita napapansin parang naiinis. Anong parang naiinis na sinasabi mo dyan? Talagang inis na inis ako. Hayan, tingnan mo! Pati itong ginagawa ko. Nakasampo na akong ulit ng ulit. Marami na akong na-print. Pero may mali pa rin. Nakakainis talaga! Papaano kasing hindi ka magkakaganyan? Iinisip mo lagi ang pagsiselos mo. Hindi ko maitago ang nararamdaman ko eh. Naging nasasaktan ako kapag nakikita kong kausap ni Kapitan si Aling Bebang. Ganyan-ganyan din si Shirley noon. Hoy, babae, huwag ka nga ganyan. Mamaya, magkahalata ang asawa mo. Magkakaroon ka ng malaking problema. Yan ang gagawin ko! Talagang yun ang totoong nararamdaman ko eh. Naiintindihan kita. Pero payong kapatid, huwag mong masyadong isipin. Alam mo, kinukumbinsi ni Kapitan si Aling Bebang na i-recommenda kay Mayor na maging president ng lahat ng BSW sa ating bayan. Eh bakit? Bakit si Aling Bebang lang bang pwedeng i-recommenda niyang BSW worker na maging president? Marami pa naman dyan na ang pwede. Si Susana! Oh, bakit si Aling Bebang pa? Bining, tulungan mo naman ako. Talagang nasasaktan na ako. Nasasaktan kong ginagawa ni Kapitan. Naku, Veronica. Wala akong ibang maipapayo sa'yo. Kundi, alisin mo yung pagsaseros mo. Hayaan mo lang si Kapitan. Total, alam mo namang mahal ka ni Kapitan, di ba? Hana, sapat na yun sa iyo. Hindi ka naman niya ipinagpapalitin. Kahit na! Basta, nasasaktan ako kapag nakikita ko silang nag-uusap. Alam mo, parang hindi ko na kayang nararamdaman ko eh. Parang gusto ko nang magpakamatay. Veronica! Lola Insyang, gutom na ako.
Anong niluto niyong pagkain? Wala akong niluto, Bunjeng. Ha? Eh, wala tayong bigas eh. Wala tayong pera. Kaya kailangan nating dumiskarte. Anong diskarte na naman, Lola? Baka magnakaw ulit tayo ng gulong ng mga sasakyan. Ayoko na. Huwag kang maingay. Ha? Eh, baka may makarinig. Ang ibig niyo sabihin, Lola, magnanakaw ulit tayo ng gulong tulad ng ginagawa namin ni Lola Pilangko noon? Eh, sinabi nang huwag kang maingay. Ang kulit mo, ah. Ay, ko! Si Lola, ay. Lola, bakit niyo ako sinampal? Ay, eh, sinabi ko na kasi sa'yo huwag kang maingay. Ha? Eh, ang tigas ng ulo pa. Hindi tayo magnanakaw ng gulong. Ha? Kundi may iba akong naisipan. Para may makakain tayo. Oh. At hindi tayo mamatay sa gutom. Eh, baka pumutla na naman ang mukha natin. At mapagkamala na naman tayong sinapian ng demonyo. Eh, ano yung naisip niyong diskarte, Lola? Eh, ang mabuti pa, makinig ka. Ha? At ipapaliwanag ko sa iyo. Kaya makinig ka, Bunjeng! Ang sarap ng tsokolate na ito, pare. Gustong gusto ko ang lasa. Ah, oo, pare. Ang sarap. Galing Dabaw yan eh. Regalo yan sa akin ng pinsan ko. Pero, teka, pare. Naka ilang tasa ka na ba ng kukwa? Eh, hindi mo pa naipaliwanag yung sinasabi mo sa akin. Sabihin mo na! Yun. Oh. Yun na yun, pare. Nasabi ko na sa'yo lahat ng... Lahat ng kalat na dito yun, pare. Ang ibig mong sabihin, kalat na... na mahilig sa chiksikaryong? Ha? Pati may asawa pinapatulang, ganun ba, pare? Oo, pare. Kaya... pagkakataon na naman natin ito para makagante sa kanya. Alam ko na, ang ibig mong sabihin, pare, tutulong tayo para ipakalat na matulis siya. Pati may asawang babae, pinapatulang, ganun ba? Naku, pare, nadala na ako dyan. Baka makasuhan tayo ng libelo. Huwag na! Hindi naman tayo ang gagawa, pare. Kukuha tayo ng tauhan natin na kayang-kayang nating utuin tulad nila Insiang, Buisibuyas at Bunjing. Ang ibig mong sabihin eh, sila ang gagamitin natin para ipagkalatak niso tungkol sa pagkahilig ni Karyong sa checks, ganun ba? Oo, pare. Kaya kailangan nating kausapin kaagad ang tatlo para may paliwanag sa kanila ang dapat nilang gawin. Eh, sige, para pare. Masira ng tuluyan ng pangalan ni Karyong. Eh, sige, pare, pero siguraduhin mong hindi papalpak yan. Kundi tayo ang makakalabuso at magmumulta pa tayo. Oo, pare. Ako na ang bahala. Oo, ikaw ang bahala. Pero baka mamaya ako naman ang kawawa. Thank you.
alam nyo mga minamahal kong tagapakinig, ang opisyal na tinutukoy ko ay mahilig talaga sa babae. Pati may asawa eh, pinapatulan. Nako, may iba na namang isyo ang announcer na yan. Sino kayang tinutukoy nila? Ang mga gurang sige, na ito. Sige, magdaldal ka ng magdaldal dyan. Kung bakit kahit kasi napakahilig ninyong pag-usapan ng buhay ng may buhay. Hey, Darwina! Pabili nga. Ha? Oy, ano po yun? Bibili ako ng tinapay. Ayan o, yung ensimada. Bigyan mo ako ng isa. Ha? Ay, sandali lang o, alingin siyang. Ito po, yung isang supot. Ha? Ay, nako. Hindi ba pwedeng kalahati lang ng supot ang kukunin ko? Ay, kasi dadalawa lang kaming kakain ni Bunjing eh. Ha? Oo, wala na si Boy doon. Nagtatrabaho na pala dito sa inyo. Eh, nako, alingin siya. Wala pong ganon. Ha? Hindi pwedeng tingiti ito. Buong isang supot pang binibili. Hindi kalahati, hindi pwede. Ay, ganun ba? Oo. Ay, hindi na lang yung insimada kung ganon. Yang munay na lang, kalahati ha? Rin. Oy, opo, opo, ito. Oh, kalahating munay po ito. Ha? Oh. Eh, malaki pala, no? Wala bang mas mali dyan? Eh, kasi, baka hindi namin maubos ni Bunjing, eh. Hey, nako! Wala pong ganyan nalingin siyang. Kaya saan ka kumuha? O pumunta? Ano bang sadya mo rito? Bibili ba o mga asar? Umalis ka na nga rito, ha? Kundi baka ibato ko sa'yo ang mga ito. Malis ka na! Eh, bakit ka nagagalit? Bibili lang sana ako eh. Hindi mo ba alam na may kasabihan na customer is always right? Naku! Ako bang sinabihan na tanga? Oy, sandali lang ha. Lalabas ako at itatapat ko sa uso mo ang tinapay na ito ha. Buisit kang matanda ka! Ha? Eh, mga kanayon! Tulungan niyo ako! Papatayin ako ni Darwina! Tulong! Ay, Benito, alam mo na ba yung lulo ko eh? Dating sundalo, ang dami niyang napatay na rebuilding. Napakatapang niya talaga. Neko, hindi uubra yung lulo mo sa lulo ko, Amring. Mas matapang yun. Sundalo rin yun, ha? Ha? Ang mga kalaban niya, mga terorista. Maraming isang nahuling suicide bomber noon. Kaya napakaraming chicks na humahanga sa kanya. Eh siguro, 7 babae ang nagkarelasyon niya. Magaganda pa. Ha? Oo. Ay, 7 lang ang humanga sa lulo mo. Oo. Nako, hindi umubra sa lulo ko yan, sa lulo mo. Bakit? Nakapag-chicks din bang lulo mo? Ay, oo, Benito. Hindi lang 7 ang naging nakarelasyon niya, kundi 15. Ano? 15? Eh, sobra naman yan. Hindi na ako naniniwala dyan. Basta ang lulo ko, siya ang magaling. Wala mo, hindi obra yung lulo mo sa lulo ko. Ay, hindi, Benito. Ha? Hindi ang lulo ko ang magaling. Sisiw lang ang lulo mo sa lulo ko. Alam mo, napakalaki ang bahay ng lulo ko. Kusina pa lang, kasing laki ng Philippine Arena. Ano? Oo. Oh, Napagka-imposible naman yung visit ka. Pero wala yan sa lulo ko. Sa laki ng bahay ng lulo mo. Mas malaki ang bahay ng lulo ko. Kasi, salas pa lang. Kasing laki na ng Manila International Airport. Oh. Ano? Ano nga yun ang lulo naku, mo? Imposible yan. Ay, naku. Naikwento sa akin yan ng lulo ko sa akin na puro yabang lang ang alam ng lulo mo. Kaya, talagang mayabang daw ang lulo mo, sabi ng lulo ko. Ay, kaya, ano? Ay, Benito! Ambreng! Nandito pala kayo eh. Nako, kanina pa namin kayo hinahanap.
puntahan ninyo si Darwina. Dahil hinahabon niya si Aling Insyang. At baka mapatay niya. Sige na, dalian niyo. Ha? Sawayin ninyo. Eh, halika na, Ambreng. Sawayin natin si Darwina. Baka makapatay ng tao. Bilisan mo! Ay, huy, Binito. Hintayin mo ako. Huwag mo akong iwanan. Ano bang ginagawa mo, Ambreng? Sundan mo na si Binito. Sawayin ninyo si Darwina. Baka mapatay na niya si Aling Insyang. Kapitan, dinala mo na naman ako dito sa inn. Baka makahalata na ang mga kabarangay natin na may lihim na relasyon tayo. Eh, huwag kang mag-alala, Bibang. Hindi mangyayari yan. Ako ang bahala sa'yo. O sige, ikaw ang bahala. Pero medyo kinakabahan ako eh. Tapos na tayo. Magbihis na tayo at aalis na. Oh, Kapitan, ibang-iba ka talaga kaulayaw. Damang-dama ko ang iyong pagkalalaki. Oh, Kapitan. Ano nangyari? Bakit hindi ko maalis ang aking ugat? Kapitan, ano nangyayari? Bakit parang nag-lock? Patay, nag-lock nga. Delikado. Mabubuking sa'yo, Bibang. Kapitan, mamamatay ako dito sa kahihiyan. Kaya pilitin mong alisin, Kapitan. Pilitin mo! Ano kaya ang mangyayari sa dalawa? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Matulis sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!